Hello guys, magandang araw sa ating lahat. So ang ituturo ko sa inyo ngayon is ano yung mga kailangan nyong malaman na rules sa exponent. So kapag nagko-compute tayo ng mga exponential or mga numbers na may exponent, ito yung mga kailangan nating i-familiar na pang makuha yung mga tamang sagot. So ang una is yung 0 property of exponent. So b raised to 0 equals 1. So ibig sabihin, ang exponent natin dito is 0. So any number raised to 0 or yung exponent na 0 is always 1. So ito yung isa sa mga kailangan nating malaman in mathematics, na any number raised to 0 is always equivalent to 1. Kahit na 5 million pa yan, once na re-raise mo sa 0, ang sagot pa rin yan is 1. So ibig sabihin, b raised to 0 is 1. Next is yung negative property of exponent. Ibig sabihin, ang b raised to negative n is simply equivalent to 1 all over b raised to n. Or 1 all over b raised to negative n is equivalent to b raised to n. So ibig sabihin, sa negative property of exponent, ang b raised to negative n is just simply kukunin mo lang yung inverse ng ating b raised to n. For example, meron tayong number which is yung letter b, and then nag-raise tayo ng negative 2. So ang equivalent lang yan is 1 all over b raised to 2, or 1 all over b squared. And then ganun din sa kabila, kung ang b raised to positive n is just simply equivalent to 1 all over b raised to negative n. So yun po yung negative property of exponent. So pangatlo is the product property of exponent. So ibig sabihin lang, ang product ng b raised to m at b raised to n is just equivalent to b raised to m plus n. So ibig sabihin lang, ikakopy lang natin yung base and then i-add lang natin yung exponent na m at n. So yun po yung product property of exponent. And next is yung quotient property of exponent. So meron tayong b raised to m all over b raised to n equals b raised to m minus n. So kung sa product is i-add natin yung ating mga exponent, sa quotient naman is i-minus natin yung ating exponent. Remember na dapat mauna yung m sa n. So yun po yung quotient property of exponent. So nakikita nyo naman sa screen kung ano yung formula. So pwede yung balikan ito, or kapag alimbawa nakalimutan nyo yung formula, so pwede nyo balik-balikan yung aking YouTube channel. And syempre, pwede nyo panoorin yung mga different examples ko sa mga exponent rules nito. So naka-playlist naman yan. So next na exponent rules is yung power of a power property of exponent. So ang formula natin yan is ang b raised to m raised to n is just equivalent sa b raised to yung product ng m at saka n. So ibig sabihin, ang b raised to m raised to n is equivalent to b raised to m times n. So yun po yung power of a power property of exponent. So yung mga example nito is makikita nyo naman sa mga next tutorial ko. And pang-anim na exponent rules is yung power of a product property of exponent. Ang a times b and then raised to m is just equivalent to a raised to m times b raised to m. Sabihin lang, ang product ng dalawang numbers natin and raised to m, pwede nating i-transform sa a raised to m times b raised to m. So pwede natin siyang i-distribute yung ating exponents sa dalawang numbers. So yun po yung power of a product property of exponent. And then yung pang-pito na kailangan nyo malaman na rule sa exponent is yung power of a quotient property of exponent. So sa power of a product property of exponent is pinag-multiply mo
on sa power of the quotient property of exponent naman, ang a all over b raised to m is equivalent siya sa a raised to m all over b raised to m. So doon sa power of the product property of exponent is pinag-multiply yung a raised to m at saka b raised to m, while doon sa ating power of the quotient property of exponent is pinag-divide naman yung a raised to m natin at b raised to m. So yun po yung power of the quotient property of exponent. So I hope guys naintindihan nyo yung mga exponent rules. So yan po yung mga different exponent rules na kailangan nyong malaman in algebra or in mathematics. So sana nakatulong itong mga different rules na ito para mas padaling yung masagot yung mga question or sa pagsisimplify ng mga functions. So thank you guys for watching, and don't forget to watch, like, and subscribe to my YouTube channel.